Heyo, what's up? Muli tayong magbibigay ng reaction video mga kapatid sa mga may init at nagbabagang mga balita ngayon. So ang source natin mga tol, syempre walang iba, Banat News TV. Yan. At huwag ninyo kakalimutan mga tol na mag-subscribe sa kanilang YouTube channel. Ilalagay na lang natin ang link sa ibaba para syempre ma-update kayo sa kanilang mga bagong upload ng mga balita ngayon. At ito ang bibigyan natin ng reaction video. No? Basahin muna natin. Kakapasok lang hala, Senator Raffy Tulfo umaksyon na K-12 program ni Pinoy, tanggal na, VP Sara PBBM. So yun ang title mga kapatid, binasa natin at yan ang bibigyan natin ng reaction video ngayon. Pero syempre huwag mong kakalimutan na mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-update ka pag may bago tayong video. So huwag na natin patagalin to. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to mga tol. Ito ang balita ngayon. Trending ngayon sa social media. Sa wakas, good news, Senator Raffy Tulfo, umaksyon na. Pahirap na K-12 ni Noynoy Aquino, bubuwagin na. Senator Tulfo at Vice President Sara Duterte Carpio, magsasanib puwersa na. Ooh. Pero bago natin simulan ang balitang ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell. Yes. Para mas maging updated pa kayo lalo sa lahat pa ng banat video na i-upload namin. Nakalagay ang link mga kapatid ng videong to sa ibaba. Salamat sa lahat ng mga sumusuporta at huwag niyong kakalimutan na mag-subscribe kay Banat News TV. So tuloy! At eto na nga mga kababayan, gawa-gawa ng batas, hindi naman alam kung paano tumingin ng patas. Ito ang naging salita at pagbibitiw ng statement ni Senator Raffy Tulfo sa kanyang programa, kung saan pinatatamaan ang mga nagpasa noon ng K-12 program na di umano'y nagpahirap lamang sa maraming mga magulang at kabataan na obligadong dumaan sa senior high school. Walang pagdadalawang isip na sinang-ayunan ng well-known senator ang naging panukala at revision ni Vice President Inday Sara Duterte Carpio na siyang nanungkulan rin ng DepEd Secretary na buwagin na ang K-12 program at magkaroon ng panibagong alternatibong 2 years o military service para sa mga kabataan. Yun na. Na siyang dedepensa sa bayan. Ayon sa kanya, makatwiran at makatao ang ginawa ni Vice President Inday Sara Duterte Carpio na desisyonan ang pagbuwag nito sa K-12 program dahil ayon mismo kay Senator Raffy Tulfo, hindi pinag-isipan ng mabuti at pabara-bara ang naging desisyon ng mga nagpirmahan sa nasabing K-12 program ng panahon ni former President Noynoy Aquino na tilang hindi nakita ang magiging problema sa mga susunod na henerasyon at mas nagpahirap lamang sa sitwasyon ng marami sa ating mga kababayan. Kasi diba, ito daw ang international standard, no? So parang ang lumalabas ay ginaya yung sa international standards pero hindi masyadong planchado, no? Hindi masyadong napag-aralan. At syempre, na isa batas yan, walang magagawa yung mga parents. Pero base nga sa comment section mga kapatid, marami akong nabasa na talagang sang-ayon talaga sila para dito, no, sa pagbuwag dun sa K-12 program dahil di naman daw talaga nakatulong. Pero ang tanong, sang-ayon din ba kayo na ang ipapalit ay yung military services mga kapatid, no? No, at kung ako tatanungin, syempre okay sa akin yun. Pero syempre dapat bago isa katuparan yun para hindi na maulit yung nakaraan, eh dapat pag-aralan din maigi at talagang plantsyadong maigi talaga. Kaya't sa wakas, 101% ng araw ang pag-agree ni Senator Raffy Tulfo sa naging desisyon ni Vice President Inday Sara Duterte Carpio na sa pag-revisa ng K-12 program ay mas magiginhawa nito ang buhay ng hindi lamang ng ating mga kabataan, kundi ng mga magulang na nagtataguyod ng pag-aaral ng kanilang mga anak. So, i-re-revise mga kapatid, ha? Pero parang hindi naman ibabalik doon sa dati na hanggang grade 6 lang, tapos first year high school to fourth year high school. Kasi parang may ipapalit nga, diba, yung military service 2 years, mga tol. Samantala, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaingat komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, tama po kayo Senator Tulfo, dagdag gasto tulad naming mga magulang. Ewan ko ba kung paano inisip ng mga nagpasa ng K-12, mga walang utak mga yan. Uy, grabe tama naman. Tama ka Idol Raffy,
pugok ang gumagawa sa batas na K-12. Mm-hmm. Mas lalo nilang pinahirapan. Mahirap na nga kami. Mas lalo pa nilang kami binaon sa hirap. Diba? Thanks po, Idol Rafi. Grabe naman yun. Mabuhay po kayo. God bless po. Tanggalin na ang PI ng K-12. Uh-huh. Imbis na fourth year na ang apo ko sa university. Ngayon ay second year pa lang. Mm-hmm. Batas ng mga abno ang K-12. Ooh. End quote. Tapos, oh, mahaba, pinahaba na nga yung paasok. Imbis daw na fourth year, eh, grade 12 pa lang. Tapos hindi pa nag-aaral mabuti yung bata, kaya lalong tumatagal, no? My goodness. Second year pa lang. Batas ng mga abno ang K-12. End quote. Napanood kanina, umaga sa news. Nabasa ko rin sa isang write-up na pinapalagan ni incoming VP, SARA Duterte, yung K-12. Hindi sumasangayon doon at pag-aaralan niya yung pagbubuwag, kung tama ang pagkakaintindi ko doon. And I totally agree. 101%. Sinabi ko na yun noong una dito na hindi po ako sang-ayon sa K-12 na yan. Totoo po yan. I'll tell you why. Salamat po, Vice President-elect SARA Duterte, at nasilip niyo po yan. Talagang kayo po ay makamasa. Talagang alam niyo po yung problema ng mga tao nasa ibaba. Kasi nga, marami na ako na-receive ng mga complaint tungkol dito eh. Karamihan sa ating mga magulang, even my parents, because we were not rich, we were just regular, and there were times na dahil marami kami, I would consider it below middle class kami. Mm-hmm. Now, ano pong pangarap ng maraming Pilipino, lalo na yung mga mahirap nating kababayan, mahirap na mga magulang, yung makapagtapos po yung kanilang mga anak ng four-year course. Mm-hmm. Yan lang po talaga. Di ba yung narinig mo na sinasabi na, anak, hindi tayo mayaman, makapagtapos ka lang ng four-year course sa kuleyo, yun na yung regalo namin sa iyo. At yan na yung karangalan na may ibibigay mo sa pamilya natin. Again, four-year course sa kuleyo. Yun lang yun. Pag-iipunan nila, kakayod kalabaw sila. Lalo pag mga farmers, mga sa construction workers, naglalabada, para mapagtapos ang kanilang anak. Again, one more time, ng four-year course sa kuleyo. Kasi yun talaga ang gusto nila, yun talaga ang pangarap nila ever since. Now, here comes K-12. Well, wait lang ha, mga kapatid. Yung sinasabi ni Senator Rafi Tulfo, totoo yun eh, mga tol. Totoo yun. Na hindi tayo mayaman, anak. Ang tanging maipapamana ko lang sa'yo itong edukasyon. Pangarap ko makapagtapos ka ng four-year course mo. Yan, mga kapatid, yung nakikita natin. Expectations versus reality naman tayo ngayon. Nakapagtapos ng four-year course. Lumipas ang panahon, walang trabaho. Walang trabaho, mga tol. Oh, ngayon, nagpapamilya ka. Sapat ba? Nakatapos ka ng four-year course? Wala kang trabaho. Hindi mo maipapakain yan sa pamilya mo. Di ba? Meron naman, eto naman, here comes the undergrad. Hindi nakapagtapos ng four-year course. Di ba? Undergrad eh. Pwedeng hindi na nagkolehiyo, hindi nag-graduate. Di ba? Wala siya may pagmamalaking diploma. Pero eto, mga tol, dumiskarte, umasenso yung negosyo. Yun. Ngayon, ano may pagmamalaki mo ngayon? Sa panahon natin ngayon, ha, hindi ko sinasabing mali si Senator Rafi. Totoo yun, mga tol. Pero sa tingin mo bilang magulang, saan ka magiging proud? Sa anak mong nakapagtapos ng four-year course, pero hirap na hirap humuha ng trabaho dahil totoo ang hirap talaga rito sa Pilipinas. Isa yan sa mga dapat asikasuhin ng gobyerno. O yung hindi nakapagtapos, pero nabigyan ka, bilang magulang ah, nabigyan ka niya ng magandang buhay, napa-retire ka niya ng maaga, di ba? Mga tola, sa totoo lang ah, hindi tayo kontra, dyan sa four-year course, hindi tayo kontra na dapat makapagtapos ka ng pag-aaral, kailangan yun. Pero dapat, wag dun humangga yung pangarap na dapat mong tuparin para sa magulang mo. Kasi ang ine-expect nila, kasi nung unang panahon mga tola, kapanahonan nila, kapag nakagraduate ka, madali kang makakuha ng trabaho eh. Diba? Andiyan dyan ang opportunity para sa'yo eh. Sa panahon ngayon, hindi. Kahit graduate ka, titignan pa nga dyan pag mag-a-apply ka kung saang university ka graduate eh. Diba? Yun ang problema, mga tol. Diba? Kaya kung iisipin mo, mga tol, huwag mo masyadong itatak sa utak mo ha. Kahit anong course na lang, basta makagraduate ako ng four-year course, tupad ko na pangarap sa magulang ko noon. Hindi. Pagka-graduate mo, saka mo malalaman ang totoong buhay. No? Tuloy natin to, mga tol. Dagdag 2 years. Kasi ang nasa isip na ng mga magulang na pagkatapos mo ng high school, anak, 4 na taon na lang paghirap. Opo. At pagtitiis. Here comes K-12. Nung pagpasok ng K-12, dagdag 2 years. Opo. Di ba sabi ko kanina? Ang inisip ng mga magulang,
lalo mga mahihirap natin mga kababayan na may mga anak na pinapaaral sa koleyo. Pangarap nila, after high school, 4 years na lang ang paghihirap ko, tapos ka na, tutulong ka na sa mga kapatid mo. Mm-hmm. Diba, yun yun? Oo, oh, yun yung madalas natin naririnig, no? 4 years na lang ang paghihirap ko, tapos na. Tutulong ka na sa mga kapatid mo. Hindi alam ng magulang, tapos na yung panahon na yun. After ng paghihirap niya ng 4 na taon, andyan na. Pahirapan na naman maghanap ng trabaho. Siyempre, hanggat hindi nakakahanap ng trabaho yung anak niyang bagong graduate, siya pa rin ang sagot nun, di ba? Siya pa rin yun. Ang masama nun, mga tol, yung anak niyang bagong graduate, nag-asawa agad eh, no? O edi yari na. Sa magulang pa rin nakatira. Ito mga tol, ha? In reality lang tayo, in realidad, ganyan ang nangyayari, mga tol. Hindi natin alam kung saan ba may problema. Sa gobyerno ba? O sa tao ba? Di ba? Comment nga kayo sa baba, mga tol, kung nakikita niyo yung problemang yun. Hindi lahat ng nakapagtapos may maayos na trabaho, mga tol. Pero tignan mo naman, kailangan mo pa rin magtapos, di ba? Bakit? Eh kasi nga, yung ibang mabababang trabaho nga, ang hinihingi nilang requirements, at least college graduate eh. Tapos magkano lang yung pasweldo, di ba? Exactly, apa. Papasok ng K-12, napurnada. Aba, kailangan another 2 years. So, imbis na 4 years, 6 years pa ang bubunoyin nila after ng grade 6. Mm-hmm. Kasi grade 7, 8, 9, 10, 11, 12. O, dagdag ng 2 years. Di ba? Na po. Kasi 4 years po sa secondary po. Now, bukod pa dyan, kulang sa struktura. Siyempre, kulang sa mga classroom. As it is, nung wala pang ang K-12, kulang na tayo sa mga classroom. Kulang tama sa mga classroom. Yung mga ibang estudyante dyan, sa ilan ng puno na mangga, puno na akasya. Dahil kulang na eh. Wala pang K-12 yan noon ha. Then pumasok yung K-12, so, dalawang grade ang naidagdag, saan mo isisik-isik yun? Isa pa, libro. Kulang sa libro, curriculum, bagong pasok eh. So, may mga bagong subject yan. Kulang sa mga guro, 3. At pang-4, yung mga guro na pang first year and second year college, na-displaced. Kasi nga, imbis na may akit sa first year and second year college, walang akit doon dahil naharang dito. Mm-hmm. Sa grade 11 and grade 12. Mm-hmm. Nag-gets? Yun yun eh. Yan kasing problema sa ating mga Pilipino, hindi naman lahat. Kapag gumagawa po tayo ng mga polisiya, maging batas, hindi natin pinag-iisipan yung magiging consequence as a result doon sa batas na kapag yan ay naipasa. Kulang po sa planning. Mm-hmm. O magandang gumawa ng batas, sige gawa tayo dito, gawa doon. Hindi pinag-aaralan muna, hindi muna gumagawa ng assessment na pag ito'y nangyari na ano ang maging consequence, mm-hmm, ano maging impact nito. Mm-hmm. Di eh. Basta't magagawa lang ng batas. Kaya ako, ito yung sinasabi ko po. Maraming tatanong sa akin, eh anong alam mo sa paggawa ng batas, Rafi Tulfo? Maraming nagsasabi sa akin, even mga friend ko. Sabi ko, hindi po ako gagawa ng batas na wala po akong karanasan, na wala po akong natanggap na reklamo tungkol dyan. Mm-hmm. Kung gagawa po ako ng batas, I will make sure na ito po yung napag-aralan na hindi ko lang sarili ko, kundi maging yung mga taong natulungan ko na. Sina po mismo nagsasabi sa akin na ito yung problema, and then paano masolve yung problema, that's the way it should be done. So ibig sabihin, bago tayo gumawa ng mga polisiya, bago tayo gumawa ng mga proyekto, pinag-aaralan. Di ho ba? Bakit ganun po tayo mag-isip? Short term. Hindi natin tinitingnan yung long term. Mm-hmm. Hindi natin tinitingnan yung tinatawag na the big picture. Para bang yung kabayo sa kalesa na nakaganito lang, oh. Nakasentro lang. Sentro. Yan, tinitingnan natin. Hindi natin tumitingin sa kaliwa, sa kanan. And same thing with K-12. Tama po kayo dyan, VP Sara Duterte. Maraming salamat po at nasilip niyo po agad dyan. Talagang tunay na kayo po ay makamasa, mm-hmm, tunay na naiintindihan niyo po talaga ang kalagayan ng mga maliit nating kababayan, yes, at nakita niyo po yung problema diyan sa K-12. Maraming magdisagree po sa inyo and magdisagree sa akin, pero heck, yun po yung damdamin ng nakararami, mga nakausap ko na po rito, mga kababayan natin, na mga magulang, na mahirap na mga magulang. Yung mayaman, no problem. Kahit pa meron pang K-250 yan, may pera silang pang tustos sa tuition. Paano yung mga mahirap? Yung mga labandera, yung mga security guard, construction workers, di ba? Yung sa mga factory na mga magulang na inaasam-asam na after 4 years na paghihirap, mga farmers, okay na yung mga anak nila. Makapagtulong naman sa pamilya. Hindi, nadagdag itong another 2 years eh. So ang sinasabi rito ni Senator Rafi, nagdagdag ang gobyerno ng 2 years na pag-aaral, pero hindi naman sila nagbigay ng suporta para ito ay tulungan makapagtapos o tulungan masustentuhan yung pag-aaral ng mga bata, di ba? Kasi kung sasabihin ng gobyerno, sige, dadagdagan natin ng another 2 years. Pero huwag kayong mag-alala mga parents, kasi yung 2 years na yon, wala kayong babayaran ni Kusing. O di ba okay? Pero lumalabas mga kapatid dito sa sinasabi ni Senator Rafi.
nagdagdag ng 2 years, nagdagdag gastos. Diba? Ang tanong, nung nagdagdag gastos, nagdagdag 2 years, nagbago ba? Diba ganun? Pagka-graduate, wala pa rin namang ma-applyan na trabaho. Pabigat para sa kanila. Diba? Lahat din po ng netizens ngayon, Idol Rafi, approve din yes. po sa sinasabi po ninyo. Marami talaga mga magulang na nagdi-disapprove yan. Walang mga libro. Kung before K-12 nga, nagkakagewang-gewang na, nagkakamali-mali na mga spelling, mga spoky ring. Okay. Mali-mali na yung mga nakasulat doon sa libro, sa mm-hmm. entries ng mga libro. Mm-hmm. Nung wala pang K-12, ngayon nagdagdag at 2 grade. Mm-hmm. Di siyempre, bagong kurso dyan, mga bagong subjects, panibagong sakit sa ulo naman. Mm-hmm. Hindi pa nga nyo natapos yung ayusin yung mga nakalagay doon sa mga libro nyo, mali-mali. Nung wala pang K-12, okay, yung 2 grades na yon wala pa. Nagkamali-mali kayo, hindi nyo pa naayos yun. Dadagdag kayo ng panibagong 2 grades. Siyempre, 2 subjects. Maraming subjects doon na may dadagdag. Di ba? Mahirap tayong kumuha ng martilyo puk-puk sa ulo eh. Di ba? May nakausap nga ako ng mga professor kahapon. Mga professor to, dean. Yes po. Sa UP. Mm-hmm. Ang problema kasi, karamihan sa atin, is basta makagawa lang ng something at masabing they did something. Mm. At makilala sila tumatak na akong gumawa niyan. Proyekto at maraming okay. mag-agree. And then later on, ay mali pala. Alright, mga kapatid. Ito, narinig natin si Senator Rafi Tulfo. Tapos na yun eh. At yun na nga mga... Okay, tapos na nga. So yung mga kapatid, anong masasabi ninyo dito sa video yung napanood natin? Agree ba kayo na talagang tapusin na yung K-12 na yan? Pero baka ina-expect nyo, ibabalik doon sa dati na up to grade 6 lang. Tapos may 4 na taon para sa high school tapos kolehiyo na. Pero ang parang ang sinasabi natin ay papalitan ngayon 2 years na yon ng military services na lang. Pero siguro wala namang gastos na doon, no? No, pero magme-military service na lang. At doon sa sinasabi kanina ni Senator Rafi Tulfo, agree tayo doon mga tol eh. Pangarap ng magulang ay may ipapamana niya sa mga anak niya is yung edukasyon. No, kaya para doon sa mga bata na may nagpapaaral sa inyo, mga kabataan, mga kapatid, eh mag-aral din kayong mabuti, no? Mag-aral kayong mabuti. Pero lagi niyong tatandaan, mga tola, huwag niyong ipilit, no? Kung hanggang saan yung kaya ninyo, alam niyong kaya niyan, pwede niyong higitan, no? Pero huwag niyong i-stressin yung sarili niyo kasi hindi natatapos diyan ang totoong buhay. Pagdating nyo sa totoong mundo, magugulat kayo, ibang-iba. Ibang-iba. Pag nagkaroon na kayo ng pagkakataon para maghanap ng trabaho, dumiskarte sa buhay, ibang-iba, mga tol. Ibang-iba dun sa naiisip ninyo na pagka-graduate ko, mag-a-apply ako, magsisikap ako, hanggang ma-promote ako, bibili ko ng kotse, bibili ko ng bahay, matutulungan ko ng magulang ko. Ang sarap isipin yun. Pero pag sa totoong mundo, mga tol, ibang-iba. Lalo na sa panahon natin ngayon. Kaya easy-easy lang, wag niyong ipilit. wag niyong ibig ko sabihin na wag niyong ipilit yung tipong wag niyong i-stressin ang sarili ninyo na pag hindi kayo pumasa sa ganito, eh katapusan na ng lahat yung iba, nagpapatiwakal pa nga eh, 'di ba? Wag ganun. 'Di ba? Sa mga magulang naman, wag ninyong masyadong i-pressure yung ayun, i-pressure pala, i-pressure yung hinahanap kong word, hindi ipilit, i-pressure. Wag niyo i-pressure masyado sarili ninyo, relax lang kayo. No, huwag niyo masyadong i-pressure 'yan. Mga magulang din sa mga anak. No, huwag niyo i-pressure yung mga anak niyo na maging sobrang talino sa eskwelahan. No, ang daming subject, 8 subject o higit pa, may mga extracurricular activities pa, hindi nila kayang isiksik lahat 'yan sa utak nila. Yung mismong teacher nga hindi kayang gawin 'yun eh. Mga estudyante pa, 'di ba? Kasi pagdating naman sa totoong buhay, diskarte pa rin ang mananaig, mga tol. So hanggang sa muli, ako nga po pala si Shobaldi. Peace out.